Isang magandang pagkakataon ng ating mga kapanayam ngayong araw na ito, si Father Conrado Balweg, ang pinuno po ng Cordillera Budong Administration at ng Cordillera People's Liberation Army. Narito po siya at tatanungin po natin ang ilang mahalagang katanungan. Una po sa lahat, Father Balweg, ano po ang sinasabi niyong narinig naming pahayag na ang current effort po ng ating pamahalaan, ang peace initiative na tinatawag natin, ay hindi magiging successful o hindi magiging matagumpay? When I made that statement, it's based on the fact that kung ikaw ay magkaroon ng panawagan na magkaroon tayo ng we resolve our problem and establish peace, ay that is with the belief na both of you are for peace, no? Pero hindi ganun eh. Hindi peace ang isyo, kundi politika. For the Communist Party, the issue is politics in the sense na why they came into being or why they are organized is for them to take political power to become the government or to be the one in Malacanang. Yun yung issue, hindi yung peace. So we are addressing the problem, not the correct problem, but we are talking on something that is beyond the point. So the NPA is created in order for the Communist Party to be the ones in government. That is the issue. So what peace are we talking about? Hindi man peace yung issue sa Communist Party, kundi sa kanila ang issue ay politika. Yun ang gusto kong igiit na while the government is addressing the issue of peace, because yun kasi ang nimamount ng NPA o Communist Party na they are for peace, ano? Kaya naniwala naman ng itong gobyerno natin, si Presidente Ramos, na yun pala yung issue. Okay, let's talk about it and resolve it. At tama naman yun. Sa aking palagay, I do not believe na it will solve the problem, because that is not the problem. Sa tingin ko, tama ang ginawa ni President Ramos para maipakita niya na if they are really for peace, the Communist Party is really for, okay, let's address it, which is trying to do, no? But you see what is happening and what is going to happen, they are not going to want to come in terms in peace, because the issue is politics. So kung ganito po ang inyong perception, ano po ang maimumungkahi yung maaaring gawin ng ating pamahalaan upang ika nga ay maituwid o magkaroon ng tamang direksyon sangayon sa inyong kaisipan? Yan, sa tingin ko naman, may pagkatama itong ginagawa ni Presidente, dahil ang mahalaga dito ay yung pagkuha ng pag-uunawa at suporta ng buong mamamayan eh. Kung anong ideya o anong programa ang sinusuportahan, at doon nakikisa ang, kung hindi karamihan, lahat, at least yung karamihan sa panig ng ating, sa leadership ng ating pamahalaan. So yun ang mahalaga, na he gets the support of the people. Well, in the final analysis, it is the people themselves whom they are going to support, whom they are going to fight for ang issue eh. Dahil maski ngak-ngak ang NPA dyan o CPP, ang gobyerno man ay ngak-ngak dito, kung saan pupunta yung mamamayan, yun ang issue. So I think it's a correct approach na the president should project himself that he is really for peace, so that people will, he gets the majority support of the people. Yung pangalawa ay, dahil kung minsan, ang people naman, ang mga mamamayan ay, they just follow the leaders, no? Kaya kung hindi malakas yung leadership, ayaw din sumuporta ang mamamayan. Pero pag malakas yung leadership, susuporta ang mamamayan. Kagaya nangyayari, in the past, since the Cory administration, lumakas ang NPA. Kasi yung panahon ni Marcos, malapit na kami bumagsak noon eh. It was only the Cordillera group that saved the situation. Pero nung dumating yung Cory administration, biglang lumakas yung NPA. Dahil pinalakas na ng gobyerno, di ba? In the final analysis, it is the strength of the military that is vital in the defeat of the NPA. Pag hindi malakas yung militar, ay paano naman magkaroon ng lakas ng loob ang mamamayan para suportahan ng gobyerno o makiisa sa gobyerno, dahil pinapatay din sila ng NPA. So in the end, it is the military that should be strengthened and supported by the whole government machinery as the principal force to go against the NPA. So
sinabi po niyo yan, ibig niyo sabihin ay patuloy pa rin na dapat ipagpatuloy pa rin po ba ang armadong pakikibaka ng parehong puwersa, I mean the government troopers against the CPP-NPA? Ang punto ko ay hindi ipagpatuloy, kundi ang punto ay ano ang tamang solusyon na pag-resolve sa mga NPA na hindi na naniniwala sa peace, kundi ang kanilang agenda ay politika. So kung ang kanilang agenda ay to establish political power, to grab political power, and they can only do that by arms, anong pag-uusap natin na peace are we talking about? So we have to, anyway, ang kanila, we have met them already na akala natin they are for peace. O sige, ayaw naman nila. Anong binibintan nila ngayon? Total war policy daw ang gobyerno. Anong total war policy? Pinalayan na nga yung mga kasamahan nila sa bilanggo. And yet, nimamout pa nila na when President Ramos came to the Cordilleras, ano yung kanilang slogan doon? Stop total war policy. Anong, what are they talking about? Total war ay nagpapalayan na, humahamok na nga ang peace. Ay, wala pa rin. Tapos, in the end, they are recruiting and they are creating political support for the NPA. So papunta rin doon yun eh. So bakit hindi natin i-realize na in the end talagang armas ang sasagot yan? Sa palagay po nyo, ang assessment nyo po ngayon, Father Balweg, ang CPP-NPA po ba, ang partido pong ito ay malakas pa o humihina na katulad po ng nababalita sa pahayagan? It is not true na yung sabi natin na malakas pa, na parang it's a threat to the government. It will never be a threat and it had never been a threat. Bukod lang sa propaganda, no? And being with them for so many years, wala, they will just sputter out. Matutuyo din yan. Pero pag gusto tayong mabilis, di pabilisin natin. Yung punto na sila ay humihina ngayon, kung i-compare mo doon sa panahon ni Marcos at panahon ni Cory, siguro mas doon natin i-picture, no, ilarawan, dahil yung paghina naman dapat may reference ka. Sa ngayon, sa tingin ko, temporary na yung NPA as an organization, yun na out of the picture, dahil yung legal, yung non-armed group naman ang nasa picture ngayon eh. Kaya nung kapanahonan ni Cory, nagkaroon ng negotiation, yung negotiation ang maging lumakas, pero when that collapse, ang lumakas yung NPA. Dahil nakapag-recruit sila, nakapag-revitalize sila. Na ito ngayon uli ang ginagawa nila ngayon. So, I believe that very soon, lilitaw uli na it is the NPA that will come in the front again. Sa palagay po nyo sa ngayon, ano, marami raw pong sumusukong mga rebelde, no? Sa palagay po nyo, ang trend na pong ito ay tuloy-tuloy na o mas dadami sa susunod na buwan? It is difficult to say na tuloy-tuloy yun dahil nasa agenda din naman nila yan, dahil gawan nilang pamamaraan yan para magkaroon sila ng time to rest, time to assess, time to temporarily come in peace with the government para mas malaya sila ngayon na mag-networking, yung sinasabi nilang United Front. So what if they are more effective in creating united front without arms, they will do it. But they will never surrender the arms. The moment na you go against the arm, yung united front naman, yun ang buong buo na susuporta sa armas. So lalaki sila ng parang mushroom na naman yan, na parang natubigan na palaka. So ganun nung nakikita kong senaryo na if not handled well, talagang bigla naman ang paglalaki niyan. So may danger po na gamitin nilang abusuhin ang paggamit nitong safe conduct passes? Inaabuso na nga eh. Ang ginagawa nila ngayon sa Cordillera, they are now trying to mobilize mass movement na to make it appear na there is a mass support of the NPA. Na ito yung binubulabog din namin sa Cordillera, dahil ang gusto namang i-project ay the people or the many people are for the NPA. Yun ang gusto nilang i-project ngayon. Sa ngayon po, bilang pinuno ng Cordillera Budong Administration at pinuno rin ng Cordillera People's Liberation Army, ano po ang pwede niyong ipahatid na mensahe, sapagkat alam ko pong nagmamadali kayo? Mensahe po, pareho po, sa panig ng pamahalaan at sa panig po ng mga rebelding grupo. Sa panig ng pamahalaan naman ay dapat
masinsinan nilang pag-aralan yung final resolution of the Cordillera problem is that provision of the autonomy that has to be realized within this administration sana, dahil hindi nga naging matagumpay nung kapanahonan ni Cory. So that should be the message to this government is iyo po yun ang issue ng autonomy with the correct people, correct, and those people who really fought for autonomy, hindi yung iyo po yung autonomy issue sa mga taong anti-autonomy. Dahil yun ang nangyari when they drafted the Organic Act before, they sat with people who were anti-autonomy and drafted the Organic Act. So we rejected the provision. So ang panawagan ko naman with this leadership now is to sit down with us who really fought and struggled for the establishment of a autonomous government in the region. Dahil it's not yet in place eh. Yung sa NPA naman, ang panawagan ko sa kanila, kung makikinig sila sa panawagan, ay mag-aral muna sila at tignan nila kung ang kanilang ang epekto ba ng kanilang paniniwala ay nakapagbibigay ng buhay sa mamamayan o ang daming napatay. Kasi they always blame the government na the government has killed so many people. Mas marami ang pinatay ng NPA na mahirap na mamamayan kaysa yung napatay ng mga AFP noon. Ang napapalabas, parang ang AFP ang nagkakamali. Pero if you look at the data, mas maraming pinatay ng NPA. Even missionaries, priests, in the Cordilleras, si Father Leo, an old missionary, they just liquidated him and inilibing nila na hindi na namin alam kung nasaan si Father Leo. Yung mga Protestant pastors, yung mga tribal leaders, ang dami nilang pinatay, maski yung mga liquidation sa mga bata. Ay, ang dami. If you put together how many were killed by the NPAs in the Cordillera, is not even 50% of what was in the meantime killed in sa crossfire by the AFP. Since the Cory administration, lumakas ang NPA. Kasi yung panahon ni Marcos, malapit na kaming bumagsak noon eh. It was only the Cordillera group that saved the situation. Pero nung dumating yung Cory administration, biglang lumakas yung NPA. Dahil pinalakas na ng gobyerno, di ba? Thank you for watching. For more information, you can visit our website bagonglipunan.com, subscribe to our YouTube channel, like us on Facebook, and follow us on Twitter and Instagram.